Let's continue our series now on title po ay Soul Spa. And you know, talaga namang parami ng parami ang mga spas ngayon. Ewan ko bakit, alright? I guess it just goes to show na maraming tao na i-stress. Dito lang sa harapan ng church natin, dami mga spa. And I received even a text. May na-receive akong text, okay? You know, di ko kilala yung tao, but it was referred to me by a pastor friend of mine. Supposedly, mukhang nagmamasahe yung tao at sabi niya, Pastor, would you like a home service? So ngayon, talaga pinupunta ka na sa bahay, mamasahihin ka na, ganun ka nakastress, kailangan punta ka na sa bahay. Okay? But, you know, during the any given week, lahat tayo, we go through all kinds of experiences na nakakadulot sa atin ng stress, you know, sumasakit yung mga muscles natin, tumitigas-tigas yung mga, you know, mga shoulder muscles natin, you know, sari-sari mga nararamdaman, kumikirot kung ano-ano mga bagay. And that's because life, as we know it, is not simple, it's complex, maraming mga challenges. Amen? Now, our series this month is all about experiencing God's rest. Kahit na merong worldly stress. I wish I can promise you na pwedeng mawala ang worldly stress. But I don't think so. Sabi ni Jesus, in this world, you will have tribulation. Okay? Translated, in this world, you will have stress. Pero sabi ni Jesus, fear not, for I have overcome the world. And that's what we're talking about in this series. Paano ma-overcome? Okay? Hindi ka magiging biktima ng sangkaterbang stress. Instead, you will continue to experience God's rest even in the midst of worldly stress. Are you ready to learn today? Okay, let's just bow our heads and pray and ask God to bless our time in the Word. Father, in Jesus' name, would you just bless our time right now in the Word and help us to understand what you're saying to us, Lord. Speak to us, Father, spirit to spirit. Help us to understand what you desire for us to understand. In Jesus' name, we pray. And everybody say amen. Okay, amen. Praise the Lord. His name was Jimmy. He is a healthy young man, a good student, okay? A sports enthusiast, okay? Active siya sa school, matataas lahat ang grades niya during high school. And when he entered college, ganun din, and he even entered a doctoral program na ang major niya ay neuroscience. Neuroscience. In other words, he wanted to be a doctor of the human brain. So this guy is actually a scholar, full scholar siya, and he is taking up a PhD on neuroscience. Last week, nagkaroon ng premiere showing on Batman. And this guy that I'm talking about, Jimmy, or in other words, ang name niya talaga, James Holmes, decided to attend this premiere showing. Now, sa America, yung premiere showing nila is midnight. So, madaling araw. Pumunta itong tao to si James dito sa theater na itong pangalan ay Century 16. Normal looking, wala namang problema, clean cut. He went to this theater. Unfortunately, he had other plans maliban sa manood ng sine. He brought with him an AR-15 rifle, dalawang handguns, you know, Glock 40 caliber, and he also brought a shotgun. So 15 minutes during the opening ng Batman, he went out sa exit door sa labas, and then when he came back, he was fully dressed, you know, in a battle gear. Tapos nagtapon siya ng smoke bomb, exploded inside the theater, kala ng mga tao, part ng effects yun ng Batman. So nobody was reacting. And then he opened fire. And as he opened fire, 70 people were hit. And 12 people died on the spot, including some children. From a scholar to someone who can do this, it's unimaginable. Kaya nung nahuli siya, which is actually amazing, dahil pagkatapos ng crime, he just went to his car and waited to be arrested. Hindi siya tumakas, hindi siya, wala siyang ginawa, nandun lang siya sa kotse niya. And then nung in-interview na siya ng mga police, he said, I'm the Joker. He actually dressed himself up, red yung kanyang color ng hair niya, and he said he was the Joker.
It's amazing, you know. This person, napakatalino, neuroscience, scholar, suddenly coming up, you know, with this thought na pupunta siya sa sinihan to just shoot people indiscriminately. Now, nung tinitrace ng mga tao, what happened? They discovered na si James Holmes was going through a depression kasi he was failing in his studies. Nagkakaroon siya ng mga failures sa kanyang mga subjects at there was a danger actually na matatanggal siya sa scholarship. But nobody really knew what was going on. No one knew what he was thinking about. Akala nila it was just a normal thing na nangyayari sa isang tao. It reminds me of a person many years ago na ganun din ang nangyari. Yung anak ni Miriam Defensor Santiago was, you know, thinking about the possibility na baka hindi siya magiging number one sa exam. Okay? O hindi siya magiging katulad ng kanyang mother, so he decided to shoot himself. You know, yung anak ni Defensor Santiago was an intelligent man. And to be honest with you, there are many intelligent people, but they're only intelligent sa unang tingin. Because the fact of the matter is, minsan, it's not so much kung ipinag-aralan mo, but what goes on inside your mind that determines kung ano mangyayari sa buhay mo and how you would respond sa mga stressful events ng buhay. You see, dun sa loob ng utak natin, something goes on and nobody sees. Wala tayong control sa nangyayari sa paligid natin. There can be all sorts of conflict, problems, challenges, frustrations, pressures, financial difficulties, sari-sari mga bagay na we don't control na nangyayari sa buhay natin. But how we think about these things and consequently how we respond to them, nakabase ito dito sa process na nangyayari sa loob mo that nobody really knows except God and you. And here's the message I want you to just understand. The battle for God's peace is fought in your mind. The battle for God's peace is fought in your mind. In other words, everything is just, you know, made or broken right there and there sa isip mo. If you don't know how to be responsible sa mga iniisip mo, and if you don't know how to take full control ng mga thoughts na mapapasok sa isip mo, Satan can easily defeat you. In fact, Satan loves to do this. He is actually called a deceiver. So kaya siya tinatawag na deceiver is because he is able to make suggestions sa utak mo. Okay? He will not be able to get inside, but he's able to suggest. Now, how he does that, di ko alam. But the Bible clearly says that he can put in some thoughts in you. So hindi lahat ng mga naiisip mo on any given moment ay galing sa'yo. Now, of course, most of your thoughts probably galing sa'yo. Hindi naman sisihin si Satan sa lahat ng mapasok sa isip mo. Like, okay? I mean, normally, gusto mong pumunta ng CR, o mong sabihin, I rebuke that in Jesus' name. You know, it's just you. You just want to go to the CR, okay? But there are times na may mga thoughts na mapasok sa isip natin and we are not aware that these are not the kinds of thoughts coming from God, but they're coming from the evil one. Now, of course, ikaw rin mismo, sometimes, you choose to have thoughts in your mind that is not consistent with God's will for you. So yung mga nangyari sa paligid mo, you cannot control that. But what goes on inside your mind, may choice ka doon. And that's where, you know, malalaman mo whether in fact you will experience God's peace or not. Doon sa mind. Doon sa loob ng iyong isipan. Okay? And today we're going to look at a passage of scripture. It's just one verse actually. It's verse 8. And it's so full of insight na I decided na one sermon is, you know, kailangan for this verse alone. Next week, we'll finish off itong Philippians 4 with verse 9. Again, another verse na naman. And I think it's better to just tackle one verse sa isang sermon tulad dito so we can really understand what God is saying. So sabi ni Paul dito, finally, and it doesn't mean, you know, like finally, as in finally, tapos na, because after this, he's going to say some more things, alright? What he means is that, as he's wrapping up yung kanyang letter neto to the Philippians, and the Philippians were all experiencing various kinds of trials and testings sa buhay nila. They're going through persecutions, they're going through conflicts, they're going through sari-saring mga, you know, issues sa life nila. Of course, poverty, lahat na, i-combine mo yan. So itong mga Philippians, just like us, we're going through times of difficulty nung panahon nila. So very similar sa panahon natin ngayon. Alright?
And so Paul was writing to them, and this is interesting because he's writing to them from a prison. So if you think about it, dapat sila yung mag-encourage kay Paul kasi siya yung nasa prison. But it's the other way around. It's actually Paul doing the encouraging. And the reason why that is so, kasi Paul has discovered a principle that is very important na kahit ano pa nangyayari sa paligid mo, if you can just take full control of what's going on inside your mind, you will be able to experience God's peace. Okay? So sabi niya, finally, brothers, itong kanyang sinabi, think about such things. Alright? Well, actually, I'm going ahead. That's the end of the verse. But I'm using it right here at the beginning kasi yung word na think is very, very important. It's not what we might think na, you know, think, alright? It's actually a word that means something more than just yung parang meron ka lang iniisip. It comes from the word logizomai in Greek. Okay? So, just in case lumabas kayo rito and somebody, may kausap ka, sabi mo, you know, marunong ako ng Greek. Talaga? Logizomai. You know, so you know some Greek, alright? So, logizomai actually means to compute. In other words, you calculate. Okay, yun ang ibig sabihin talaga yan. Although, you know, yung word natin na logic, galing dyan, logic. But logizomai means you calculate, you compute. Now, ayaw ko sa inyo, how were you during your, you know, high school days? Sino sa inyo mahusay sa math? Sino magagaling sa math? Alright? Kaninang umaga kasi, there were some people who were math majors. Okay? So, siguro nung pinanganak sila, may kakambal silang calculator. I'm not sure, no? Pero magagaling sila sa math. I'm not very good at math, okay? Taas ang kamay, you're not very good at math. Okay, most of you. Alright, di ko alam paano kayo nakapasa. Siguro nandaya kayo, alright? But, no, I'm just kidding. But, anyway, bagamat wala ko masyado alam sa math, one thing I do know, na pag nagko-compute ka, o nag-a-add ka between a negative and a positive number, okay? What you do actually is not, you don't add. What you do is you subtract. Pag meron kang ina-add na merong negative at merong positive, you actually subtract. You don't actually add. Okay? At yung answer mo depende kung ano mas malaking number. Kung mas malaki ang negative number, then yung answer mo, okay, is a negative answer. Right? So kung negative 7 plus positive 3 equals negative 4. Now that's important for you to understand because you see, sa pag-uusapan natin today, what Paul is saying here, na sinasabi niya na, think about these things, he's saying, I want you to make a very important calculation sa iyong mind. You see, there will always be negative things in your mind. There will always be things na hindi maganda. Pero kung mas marami ang negative in your mind, kesa doon sa positive, well, guess what? Ang end result niyan is negative. If you're always thinking about your problems and never thinking about what Paul is about to say here, then you will miss out on the experience of, you know, walking in God's peace. In fact, here's how he says it. Sabi niya, whatever. Say that with me, whatever. Sabi sabi niya, whatever. Whatever. Right? Ang ibig sabihin ito, he's not making a limit here, saying na as much as you can, if you can think of as many of these things that I'm about to list, think of them. Okay? In other words, bawat negative na maiisip mo, I want you to think of as many as possible of the positive things that I'm about to say to you. Okay? Kaya sabi niya, whatever. He's not making any kind of limitation. Hindi niya sinasabi, think only of two things. He's not saying, think only of three things. He's saying, whatever. Whatever that I'm about to say to you, add it up sa calculation mo. Because here's what happens, mga kapatid. You're experiencing some kind of problem. May pressure sa buhay mo. So you're thinking about it. Wala kang pera, for example. Alright? Wala kang pera, you know, tapos yung love life mo medyo zero, tapos, you know, there is a problem, you know, and yung weight mo hindi bumababa, binabes ka na nag-Herbalife, yung parin yung timbang mo, and you're just worried about everything. You're listing down all the things na negative in your life, and then as you do so, siguro nakarinig ka ng isang one positive, sabi sa inyo friend mo, alam mo, Jesus loves you. Oo nga, no? Jesus loves me. That's just one. And then after that, you add na naman. Pero alam mo, talaga, grabe, mamamatay na kami. Yung, you know? And you add one more negative, one more negative, one more negative. And then may naisip ka, for God so loved the world. Hindi mo pa mabuo kasi hindi mo memorize yung buong John 3:16.
And so, imbis na makadagdag ka ng at least 0.1, 0.5 pa yung naidagdag mo. And then, negative na naman, negative. So, ano suma total, mga kapatid? Negative. And that's the reason why in your life, you're so negative. Okay? Kaya tuloy itsura mo, parang sungit-sungit mo. Na kung ikaw ay pangit, tapos masungit ka pa, you have a big problem. May okay lang maging pangit, basta masaya ka man lang, hindi ba? Kasi kung pangit ka, masungit ka, wala nang lalapit sa'yo. Na kung ikaw ay maganda o pogi, pero masungit ka, pangit ka pa rin. Now, what I'm saying is not about human, I mean, physical appearance, but I'm saying is that, you see, God wants us to experience yung kanyang rest in our lives. I don't mean rest as in rest in peace, sa cementerio. I mean, in the midst of all these problems na ginagagalawan natin, yes, you may be parang sometimes tempted na mag-worry, but what God wants you to experience is yung overcoming kind of experience. The, yes, Lord, I'm going through this, pero Lord, with God, nothing is impossible. Now, how do you reach that point? You don't reach that point by being so negative. You reach that point by trying to obey what Paul is trying to say here. You see, he's making a command. Sabi niyo nga po, command. He's not saying na, kung sa tingin mo, kung gusto mo lang, think about these things. No, he's saying right out front, sabi niya, think about these things. Ibig sabihin, you have an obligation, you are to obey the Lord, you are to trust God, think about these things. I mean, yung ating kasing isip is very powerful. Amen? I mean, let's just test it right now. Let's say meron akong mangga rito. Okay? Kulay berde. Okay? Tapos inihiwa-hiwa ko ngayon. Pinabalatan ko. Tapos paghiwa ko, nung nabalatan ko na, nung tinitingnan ko, medyo may pagkaputi siya at may konting berde-berde. So, iniwa ko na maliliit na piraso. Tapos habang inihiwa ko, tinitingnan ko siya maigi. At so, nakapira-piraso na siya sa plato, nag-isa naman ako ng bagong. Nagyan ko ng kamatis. Diba? Tapos nilatag ko na yung bagoong. Tapos sinawakan ko na yung unang-unang piraso ng mangga. At sinawsaw ko sa bagoong. At inikot-ikot ko. Tapos inilapit ko sa bibig ko. Sabay kinagat ko. Kita nyo na, ha? Asin ng mukha nyo. Tingnan nyo, ha? Asin ng mukha nyo. See, what goes on in your mind affects your entire being, even your emotions. And the problem is not your feelings. So stop saying this to one another. Pag may problema ka, pag may problema isang tao lalapit ka, uy, magsaya ka na. That's ridiculous. Di ba may problema ka, magsaya ka na. Because for as long as may mga iniisip ka, it affects your emotions. At for as long iniisip mo wala sa ayos, it would continue to affect your entire being. In fact, pati yung mga decision mo, that's why I always tell people, never make a major decision when you are emotional. Pag galit ka, huwag mo sasabihin, ayoko na, ayawa na. Quits. That's the wrong time to decide. You decide kapag ikaw ay kalmado na. You decide pag medyo na-weigh mo na yung mga options mo. Alright? So when you are emotional about something, don't ever make decisions because usually yun yung mga time na you're not thinking right. So, pag may mga problema ang sino man sa inyo, please don't make this advice na parang, you know, cheer up, magsaya ka na, you know. Para bang as if you can just, you know, flip a switch tapos yung emotion mo magbabago na. The thing is, ang problema mo has to do with your thinking. So sabi niya, whatever. Okay, whatever. And then he begins to say this. Whatever is true. Now, whatever is true means not yung whatever is real. Because what is real is something na nakikita mo, pero what is true, sometimes hindi mo nakikita. Amen? For example, right now, as I speak, merong mga waves sa paligid natin, you know, na tinatawag na mga waves na may kinalaman sa mga cellphone ninyo. You don't see it. It's real, but you don't see it. In the same manner, may mga sinasabi ang Panginoon sa atin, which is true, regardless kung ano na-experience mo o nararamdaman mo. And when you are going through a problem sa buhay mo,
Don't focus lang sa nakikita ng mata mo, because even though that's real, it's not necessarily true. In the sense na hindi yun ang final verdict o final destination ng mga bagay-bagay. Sabi sa Bible, for God works everything for the good of His people. So anong katotohanan? God works everything for the good. Now, meantime, something negative might be happening in my life, pero anong true? What is true is that God is going to work out everything for the good. That is what is true. Pag ako'y walang pera, is it real? Of course it's real. And don't pretend na wala kang pera and then you go around and say, may pera ako. Grabe, may pera ako. Sinungaling ka. Wala kang ang pera eh. You're supposed to be real. Pero what is true? What is true is that my God shall supply all my needs according to His riches in glory through Christ Jesus. And if a friend of mine would say, well, nasaan yung pera mo? Hindi ko pa nakikita. So sabihin niyo, it's not real. Well, it's not real, but it's true. And I choose to add up sa mind ko and calculate ko what are the things that are true in my life. I'm a child of God. Jesus loves me. He will never leave me nor forsake me. I can just go on and on. In fact, dito lang sa suggestion ni Paul, or not really suggestion, but command ni Paul, if I just do this, whatever it is na pinadaanan ko sa buhay ko, immediately man yung neutralize yun. Because as I list down the things that are true, even though nag-go through ako ng isang problem sa buhay ko that is real, the truth will set me free. You see, ang problem lang natin is because we don't dwell too much on God's Word. Wala kasi tayong masyadong time para mag-meditate sa mga totoong bagay. We meditate more on the things na nakikita ng mata natin o na-experience ng ating katawan or whatever. Right? I mean, the Lord is my healer. I may be sick right now, kunyari. Alright? That is a reality. Maybe may lagnat ako. But the Lord is my healer. He's my Jehovah Rapha. That is the truth. Sabi sa akin, paano kung mamatay ka? Well, kahit mamatay ako, it's still the truth. Nothing changes the Word of God. Amen? Hello? So kailangan sabi ni Paul, make sure na mas marami yung iniisip mo na truth. Kasi mga bagay na iniisip mo na maaaring real nga, pero not necessarily the final truth. Now, sabi niya, whatever is noble. You see, he's making a general kind of command here. Sabi niya, whatever, anything na maiisip mo that is noble. What do you mean by noble? Diba? Ang opposite ng noble, siyempre yung parang tipong parang, you know, mababa o parang walang kakwenta-kwenta, you know, parang ordinaryo. You know? He wants you to think of something that's noble, that's high. In other words, think of who you are in Christ. Think of your inheritance in the Lord. Sino ka ba? If you are a believer in the Lord, God so loved you that He sent His only begotten Son. Hindi ka uod. You are not worthless. Hindi ka aksidente lang sa mundong ito. Bagamat sabihin sa'yo na magulang mo, alam mo, aksidente ka lang, brown out lang. Don't believe that, because the truth is you are not. You are special in the eyes of God. Amen? Now, maybe some people would say na wala kang kwenta. But in God's eyes, you're never walang kwenta. And the more you entertain yung negative thoughts, wala akong kwenta, wala akong silbi talaga, lagi na lang ako mali, ganyan naman ako talaga eh. Ako naman lagi may kasalanan eh. So negative, negative, plus negative, plus negative, plus negative. Pero alam ko, minsan mahal ako ni Lord eh. One positive. Tapos susunod, pero sa totoo lang, tama sila, tama talaga. Sama ako talaga eh, negative, negative. Talaga wala akong kwenta, you know. Saka pangit pa ako, saka negative, negative. So you know what? By that time na matapos ka doon sa calculation mo na yun, zero. Negative. Think of the things that confirms kung sino ka talaga in the eyes of God. Amen? Meditate on your identity in Christ. Magkaroon ka ng confession na sinasabi mo, nag-agree ka sa Panginoon. And by the way, that's the meaning of confession, for those of you who don't understand. To confess ay hindi yung parang pupunta ka sa isang maliit na cubicle, kakatok ka na, please forgive me kasi hindi po ko, kinain ko po yung barbecue ng kapatid ko. You know? So, that's not confession, okay? Unang-una sa alam na ni Lord yun, okay? Confession is to agree with God. That means, When God says something about you, you agree. You say, Lord, that is true. Amen? I am a child of God. I am a person loved by the Lord. Importante ako sa Kanya. I may have done mistakes in my life, pero hindi ako hopeless.
Even though some people may say, hopeless ka, it's not true. Okay, if you meditate along those lines, those are not noble thoughts. Okay? Mga thoughts yun that make you feel more and more inferior and insecure sa sarili mo. Now, sabi niya, whatever is right. Ano opposite ng right? Left? Of course not. Ang ibig sabihin ng right, of course, it has to do with righteousness. And some of you may not know this, pero in the Bible, the word righteousness has to do with relationships. Hindi yan agad may kinalaman sa parang yung mabubuting ginagawa mo. That is secondary. That is the result. Ang right sa Bible, pag sinabing right, it has to do with the right standing between God or with somebody else. In other words, ang iisipin mo daw ay yung mga bagay that actually contribute sa pag-i-enrich ng relationship mo with either God or with other people. Okay? Kasi minsan iniisip natin lagi parang, you know, negative, o nag-iisip tayo palagi na parang anything na lalong maapektuhan yung mga relationships natin. Okay? Now, sometimes sa husband and wife, ganyan. Okay? Ako bilang isang lalaki, sometimes pag kunyari merong hindi nagawa yung wife ko, and then nag-iisip na ako ng mga bagay-bagay. And you know what? Pag nakaisip ako ng negative toward my wife, after a while, yung feelings ko follow eh. Di ba? Medyo parang natatamaran na ako sa kanya, parang ayoko na siyang makita. And then ganoon din naman siya sa akin. Pag naisip ng wife ko something negative about me, ang may kuting relationship namin is no longer right. And that's true also for God, or that's true also for other believers. Pag iniisip mo na, hindi naman ako importante sa kanila eh. Yung community na yan, sila-sila lang eh. Pag nandun naman ako, wala naman nangangamusta sa akin. Sila-sila lang. Sige, tuloy mo yung ginagawa mo. And after a while, pag nakita mo yung mga kapatid mo sa Panginoon, ang tingin mo sa kanila, Antichrist. Wala naman sila ginagawa sa'yo. Amen? Minsan, naglalagay lang tayo sa isipan natin ng mga bagay that they destroys relationships. Yung mga lalaki, minsan, you know, talagang gusto lang nilang ma-please yung kanilang mga asawa. So, sasabihin nila sa asawa nila, alam mo, ganda ng dress mo ngayon ah. Si Mrs. naman sabihin, bakit yung dati hindi maganda? Siguro ibang tao na tinitingnan mo, no? Sa palibasa, no? Okay ba tumatanda na ako, hindi na ako maganda? Sabi ko lang, maganda yung damit mo eh. Whatever is right. Think about these things. Kaya kasi nasabi ko sa mga tao, confirm before you conclude. If you hear something negative from another person, about another person, you know, anong tawag niyan? Ang tawag diyan, ano, hearsay. O sabi ni Grito, ganito ka raw. Talaga? Yung talaga mga tao na yan, no, si Balasi. Sino ba sila? Teka muna, hindi ko pa nga alam eh. You're already thinking things na makakasira ng relationship mo sa ibang tao. Does that help you? Hindi. Dahil kapag sira ang relationship mo, remember last week I told you about this, two weeks ago, pag sira ang relationship mo, it causes you stress. So don't think about those things. Diba? Pag let's say, yung wife ko, kunyari, meron siyang hindi nagawa sa akin, so that's a negative, and then sasabihin ko, but you know, my wife loves me very much. Positive. My wife is very caring. You know, positive. So, minsan, ayaw niya ako pakainin ng chicken. Negative. Okay. Pero, you know, look, gusto naman niya kasi maging healthy ako. Positive, you know. And if I just calculate all the positive things that my wife is to me, then lahat na mga negative, whatever it is that she was doing a while ago, suddenly, okay, no problem with me. Because you see, it's in your mind. Eh. And the more you think more about negative things, the more na naapekto yung buong ano mo eh, countenance mo eh. Right? In fact, meron iba sa inyo, pag pumupunta sa church, nakikita ko, lalo mga young people, pumupunta sa church. So, tataka mo, ano yung problema? Kung sino man yun. Take what is right. Amen? Sabi niya, whatever is pure. Now, years ago, nung mayroong mga tao na nag-iisip na pumasok sa negosyo ng purified water, you know, people were laughing at it and they were saying,
Ba't ka magnegosyo ng tubig? Eh, dami-daming tubig. Now, little did they know that there will come a day na halos lahat ang iniinom natin ngayon puro ng mga lead, mga kono ng mga, di ba? Baka pag hindi tayo tumigil sa pag-iinom ng normal na tap water, baka balang araw, Iron Man na tayo. So, sobrang dami ng mga lead sa katawan natin, okay? But today, of course, yung purified water is very, very important for health, right? What does it mean na mag-isip ka ng pure? Ibig sabihin, walang halo. Huwag mo haluan ang mga bagay that only just makes it corrupt. Ibig sabihin, iba-iba tayo. No? Sa mga lalaki, usually, you know, mga malalaswang bagay. Kaya, you know, minsan mga lalaki, pag nakatulala yan, ingat ka dyan. Kasi minsan mga lalaki, parang, pag ganyan, kala, medyo kutunga mo ng konti. Kasi, uy! Di ba? Kaya mga lalaki, huwag nyo bibigyan ng remote. Kasi pag nanonood yan ng mga palabas sa TV, mabagal mag-react yan. So pag nakakita ng asawa nila, hoy, ano ba yan? Masa balas wine? Hindi, kasama sa story yan. Huwag mong mapakilaman. Pero ladies naman, you have your own way rin of catastrophic thinking, di ba? Kasi mga babae, alam mo, very important sa inyo yung security, lalo na may nalaman sa finances. So minsan, medyo nababawas-bawasan na yung pera, nagtatransform na kayo, di ba? From, you know, Mr. Jekyll, ano ba yun? You know, nag-iiba na kayo. Transformers, di ba? So, pag may pera kasi, ang saya, honey, sweetheart, kumain na kayo. O mga bata, kain na kayo. Kasi may pera, di ba? You know, sige. Pag wala ng pera, kayo talaga. Mga, wala kayo kwenta. Wala ba siya mga sukan? May apoy. Yan ang mga kababayan, pag walang pera, control your thoughts. Because sometimes kung ano na yung mga iniisip mo eh. Diba? At lalo na na pag medyo parang may suspecha ka doon sa husband mo na may mga ginagawa mga bagay na parang kahulang. Tingin ang cellphone mo. Tingin ang cellphone mo. Sino yan? Bakit may K dyan? May K dyan, you know? So, imbis na, you know, life mo maging peaceful, like ang stress na, kulang na yung buhok mo nakatayo, you know, because you're always thinking about things na hindi nakakatulong. So, sabi ni Paul, whatever is pure, think about these things. In fact, pag nag-entertain ka kasi ng mga bagay na alam mo mali, you know, even inside of you, may reaction kasi the Holy Spirit, if you're a Christian, the Holy Spirit inside of you reacts kapag mga minimeditate mo yung mga bagay na hindi pleasing sa kanya. Amen? Sabi ni Augustine many years ago, hindi raw natin kaya kontrolin yung mga, you know, mga birds that fly over our heads. Pero, you know, you can control kung maglalagay ng pugad dyan sa ulo mo. I mean, just imagine, isang ibon maglagay ng pugad sa ulo mo. Ano ibig sabihin? Hindi ka gumagalaw. You know, pabalik-balik yung ibon, you know, konting straw muna. Balik nyo. So sabi ni Augustine, sabi niya, well, you know, hindi mo kontrolado yung mga ibon lumilipad sa paligid mo, meaning yung mga nangyayari sa paligid mo, hindi mo control. Pero yung maglagay ng nest sa utak mo, in other words, for certain things to dwell in your heart, that's your choice. Okay? And sana sabi ni Paul, make the right kind of choice. Pag may pumasok sa isip mo, don't just entertain it. In fact, pag napansin mo na hindi siya ayon dito sa mga pinag-uusapan natin, immediately just rebuke that and say, I rebuke that in Jesus' name. That's not of God. Okay? Pag umasa isip mo na parang, oy, alam mo, mamatay na kayo, wala kasi kayong pera. You know, in Jesus' name, that's not true. Because the Bible says, never will I leave you nor forsake you. The Lord is my shepherd. I shall not want. So you see, mga kapatid, lahat na pumapasok sa isip mo, kontrolado mo eh. O at least kontrolado mo kung mananatili o hindi. Amen? And sabi niya, whatever is lovely, which is an opposite, whatever is ugly. In other words, whatever it is na talaga nakakatulong for you to have a positive outlook sa buhay that is consistent with the will of God for your life, something na talaga makakatulong sa iyong well-being, pati sa mga relationships mo, lahat-lahat. Think about these things. Don't dwell on those things na lalo lang madi-discourage ka, lalo lang na parang mawawalan ka ng faith o mga bagay na parang imbis na maging ano ka expectant ka sa gagawin ng Panginoon, parang nawawalan ka na ng tiwala kay Lord o nagkakaroon ka na ng doubts. No,
make sure na as you calculate in your mind yung mga thoughts na ito, dapat mas marami ang positive na galing sa Word of God kaysa sa negative. Amen? And sabi niya, whatever is admirable. Whatever it is na at the end of the day, I mean, just imagine mo lang na, what if yung laman ng utak mo pwede natin ilatag sa isang lamesa? Kunwari lang. Of course, that's impossible. Pero just, you know, for the sake of argument. Let's say yung utak mo may natin ilagay natin, yung thoughts mo may natin ilagay sa isang lamesa or lagay natin sa screen. You know, would you be ashamed of it and say, sorry, naisip ko yun. Ha? Or would you be able to say na parang, wow, talaga, naisip mo yun? Kalinga. Is it admirable? Or pag sinabi ko sa'yo, pwede ba natin i-show sa projector screen lahat ang mga iniisip mo? Huwag naman. Huwag naman. Because you know yung mga iniisip mo hindi tama eh. So make sure na mga iniisip mo are things that even if you are confronted, even if the Word of God is going to reveal it, wala kang dapat ikahiya because you know it is right. You know it is pleasing to God. So sabi niya, if anything, alright, just in case mayroon ka pa maisip na excuse, sabi niya, if anything is excellent, or praiseworthy. In other words, anything na, you know, at the end of the day, God is going to look at you and say, my son, you know, that is good. My daughter, that's exactly the way I want you to think. Alright? It's excellent. It's praiseworthy. Ibig sabihin, pag umarap ka sa Panginoon, there's no shame kasi consistent yung mga iniisip mo with what God says about you. So you have a choice. Pwede ka mag-isip ng mga bagay na hindi naman sinasabi ni Lord sa'yo. And if you go in that direction, you know what happens? You continue to feel the stress sa isipan mo. The more you dwell sa mga temptations na sinasabi sa ni Satan, mga lies niya, the more na parang pinipikas mo yan, the more na minimeditate mo yung mga bagay niya, the more na at the end of the day, wala kang joy, wala kang peace. Because you are allowing your mind to be filled with things na hindi consistent sa katotohanan niya. So, anong sabi ni Paul? Think about such things. Amen? I mean, starting today, make the choice. Huwag kang maging parang passive when it comes to mga pasok sa isip mo. Huwag kang parang punching bag. Kung ano lang pumasok sa isip mo, fight, you know? Stand up and say, no, in the name of the Lord Jesus, start recounting, start writing down sa mind mo, start thinking about what does God say in His Word, what does God say about this, anong sinasabi ni Lord tukos sa family ko, anong sinasabi ni Lord tukos sa life ko, anong sinasabi ni Lord tukos sa mundong ito. I know, God is true. The Word of God endures forever. Heaven and earth will pass away. What God says is true. I don't care kung ano nararamdaman ko ngayon. I don't care kung ano nakikita ko ngayon. I don't care what you say. I don't care what the devil says. I only care about what God says. And what God says is true, and that settles it. I am at peace in my heart. My it is well with my soul because I know the Lord loves me. You see, the battle for God's peace is fought in your mind. So starting today, just take responsibility sa mga nangyayari sa puso mo, sa isipan mo. Amen? Don't allow yung mga thoughts that will just cause more and more stress to you nang patuloy na mag-dwell sa mind mo. Take control of your thoughts in Jesus' name and then offer your thoughts to God.